Ako si Art Sanchez, taga Angono Rizal, visual artist. Nag-graduate ako ng architecture sa Technological Institute of the Philippines, Quezon City. Tapos, hindi na ako nag-practice ng architecture. Diretso na agad ako sa pag-apply ng shows, tapos sali ng mga art competitions. So, yung unang sinalihan ko noon na nanalo ko is Art Petron 2006 or 2007. From there, nag-propose ng unang show 2009 sa isang gallery. Tapos, yung unang show ko is also a grant ng Artist Residency Program. Yung sumunod na competition is Philippine Art Award. Juror's choice, tapos yung pangalawang sali is grand prize. From there, tuloy-tuloy na pag-produce ng mga shows. Nung nag-aaral kasi ako, pag may spare ako na pang-transpo, pupunta ako sa mga art shows sa Mega Mall, Art Center. Tapos, lagi ko lang sinusubaybay yung mga shows ng mga idol ko na artist. So, na Ronald Ventura, Alfredo Esquilio, Geraldine Javier, saka yung mga surrounded by water na artist. Kumukuha lang ako ng inspirasyon kung paano sila magtrabaho, ano yung artwork na okay. Tapos, pag bumalik ako sa studio, inaaral ko kung paano ko may input doon sa work na pwede kong masabi na style ko naman. Actually, yung work ko talaga, ang foundation niya is collage. So, mahilig ako mag-gather ng libro, magazine. Tapos, nung nagpipinta pa ako, siya yung ginagawa kong reference para sa mga paintings. Na hindi pa uso yung Photoshop noon. Traditional na cut and paste talaga. So, dumami yung mga cutouts, dumami yung mga references na hindi ko na nagagamit. So, naisip ko kung paano ko siya magamit, ma-recycle. So, ginawa ko siya na collage, na work na mismo. Simula ako nung pag-experiment sa collage, yung mirror, ginamit ko as protective barrier nung finish na collage. So, parang, ang nangyari, dalawang image yung mapoproject nung artwork mismo. Yung reflection ng tumitingin, at the same time, nag-overlap yung collage na natapos ko. Usually talaga yung trabaho ko parang kinukwento ko lang kung yung mga na-experience ko. Like kung depressed yung state ngayon, automatic nagre-reflect nun sa world. So, pag masaya, minsan makulay yung mga collages. Then, kung ano lang talaga yung mag-steer nung inspiration. Minsan nakabase rin dun sa libro na binubuklat ko. Habang nagbabrowse ako, nakakakuha ako ng mga ideas. Minsan concept na mismo ng show, title ng work, or yung reference na mismo ng yung mismong final output na gusto kong mangyari. Pinakamahirap talaga yung pag-gather. So kailangan sobrang dami ng image na makokolekta mo. Parang sa dami ng nakuha mo, pag kinompose mo na siya into a single work, parang kulang pa rin. May hinahanap ka pa rin na imahe. Yung normal na routine pagka gumagawa ako sa studio, mag-gather lang ako nung libro na pipilian ko ng images. So, magsasort lang ako hanggang sa makapili ako ng mga gusto ko na images. Ihiwalay ko siya. Tapos, kakat out ko. Then, lahat ng mga napili ko na cutouts, isosort ko into groups kung sino-sino yung pwede magkasama. Tapos, saka lang ako mag-iisip kung ano yung work na gusto kong gawin dun sa mga selections. From there, spontaneous na yung paglatag ng images, pagwisik ng pintura, paglatag ng collage, pagbuhos ng resin.
ano lang, dire-diretso ko lang siyang ginagawa. Every day nag-iiba yung ano, yung gusto kong mangyari. Hanggang sa makita ko yung gusto ko, saka ko lang titigilan yung trabaho. Sa endings, ang naisip ko lang doon is ano eh, parang depiction nung bawat artist yung sa ano, life experiences nila. Or kung ano yung outlook nila sa buhay ngayon. Yung pandemic, sobrang ano eh, biglang nag-shift yung ano eh, yung sitwasyon. Tapos sobrang mabigat, syempre. Pero yung ano, yung routine doon sa pagtatrabaho, walang masyadong nabago kasi before the pandemic, meron na talagang studio lockdown yung mga artists on their own. Meron kasi isang nagtanong sa akin eh, kung meron ka bang philosophical or political thoughts in your art practice? Sabi ko, wala akong ganyan eh. Ang sa akin lang, gusto ko lang maging simple yung art. Gumawa ako ng art, paano siya makaka-apekto dun sa buhay ng isang tao? Or kung paano siya makaka-apekto sa buhay ko? Ganun lang, simple lang. Parang gusto ko lang create, tapos mag-inspire. Ako si Art Sanchez, visual artist.